Thank you. So mga orbs, hindi pa rin na-detect yung ating RFID. Kaya kaya mag-improve yung RFID system natin. So Skyway Gaming mga orbs, gusto na maglagay ng GoPro dito sa ano natin, mount. Next vlog nga natin na gamitin natin yung front cam natin. Makagawa ng bagong 360 video. Oh. Grabe, init ngayon mga orbs, no? Ibang klase, nangangagat. Mukhang naglabasan yung mga demonyo sa Pilipinas. Grabe, napakainit eh. So mga orbs, ito yung pinaka iingatan yung kalsada. Lalo na kung mapa motorsiklo, mapa four wheels. Dito kayo sumunod sa speed limit sa Skyway. Kung ano yung nakasulat yan, kung 80, 100, 60, 40, sundin nyo. Ayan o, nakalagay 80. O ayan, below 80 naman yung takbo natin eh. So yun, napakahigpit dito mga orbs. Napakahigpit. Nahuli tayo dito over speeding one time. So yun, hindi na yung mauulit. Natuto na tayo dun. Talagang na one time big time tayo. Actually, hindi naman mabilis yung takbo natin nun. Dun yun sa naiya eh. Hindi pa umabot ng 100 eh. Parang 82 yata yung takbo natin nun. Nahuli tayo over speeding. Hindi natin namalayan. Eh, yun yung mga unang part pa nung bago pa lang tong motor natin. Siyempre, parang pag malaki yung motor mo eh, di mo napapansin, mabilis na pala. Pero ako kasi pakiramdam ko ang bagal pa din eh. Eh, mga 82, 84 yata takbo ko nun. Nahuli tayo over speeding. Kasama yun sa mga unang walang kwentang vlogs ko. Kasi wala, ano yun, walang camera nun eh. Nakalagay lang yung, ay may camera, wala palang lapel, walang mic. Kaya hindi natin may kwento kung ano yung nangyari nung araw na yun. Pero nandiyan yun sa mga unang part ng vlogs natin na mga unang walang kwenta kong vlogs. So yan, babalikan natin ngayon. Papaliwanag ko sa inyo na huwag na huwag kayong magmamadali. And ituturo ko sa inyo kung sa inyong pinaka spot nung mga nanguhuli. Pero ang pinaka tricky part kasi dyan mga orbs is yung location, kung saan ba nakalagay yung ano, yung speed gun dito sa naiya. Kasi before, kung mapapansin nyo, merong mga parang sniper house dun sa naiya. May bubong na maliit na ano. Later tuturo ko kung ano yung tinutukoy ko na yun. Dati dun nakalagay yung mga speed gun. Pero ngayon mukhang ano, mukhang high-tech na. Mukhang high-tech na dito sa Skyway. Parang feeling ko nakasabay na talaga dun sa mga CCTV camera. Kasi yung pinakita sa atin nung Skyway Patrol nun, ayun o yung mga ganun, yun, mga sniper house yun. Kadalasan nandyan naka, meron silang mga speed gun dyan. So aabangan ka na dun sa dulo, may contact na sila, raradyo na nila yun dun sa enforcer. And then or high-tech din yung ano nila eh, parang pumapasok na directly dun sa mga, may app yung mga enforcer eh, may picture din yung speed na tinakbo mo. So yun yung pinakita sa atin. Kaya ako, malakas talaga yung pakiramdam ko na yung mga, ayan, ayan, may CCTV. Yung mga CCTV dito sa Skyway. Ayun ko, itama nyo ako kung mali. Yun lang yung hula natin. Kasi wala naman ako nakikitang ibang camera eh. Yung CCTV lang. Tsaka yung kuha kasi, bird's eye view eh. Sa ibabaw talaga eh. And ayun, parang nandun na rin yung panukat ng mga speed gun. Tapos diretso yun dun sa app nung ano. Ayun o, nakalagay dito, hindi na ako. Speed limit 60 km/h, strictly enforced. So pag may nababasa kayong ganyan, sumunod kayo. Sure ball mga orbs. Kaya ito, pag nandito tayo, ayan, one hand driving lang tayo palagi para hindi tayo mawala sa ano, sa speed natin na 60 yan. Maintain lang tayo palagi ng 60 dito.
And ayun, pag dumadaan ako dito, nag-o-open na rin ako lagi ng camera ng GoPro natin. Ayun, wala akong makita dito. Ayun, yung mga ganyan, yung mga sniper house. Dun kadalasan merong ng speed. Pero ngayon, yung pinakita kasi sa akin photo na may speed ko, aerial eh. So ano ba yung mga nasa taas na ganun yung kuha? Ayan, CCTV cameras lang talaga. So malabo na galing dun sa mga sniper house or kung saan man. And ayun, lagi ko pa rin inahanap kung nasan dito yung mga speed gun eh. Hindi ko pa rin alam. Kaya yung teorya natin na yun, doon ang gagaling sa CCTV, yun talaga yung pinaniniwalaan natin. So ayan, malapit na tayo doon sa spot ng mga nanguhuli. Dahil siguro sobrang init ngayon, hindi rin sila nagtsatsaga ngayon na manghuli doon sa favorite spot nila. Sana mabasa naman. Awit, hindi pa rin nabasa. Oh God! No, God, please, no! No! Hubad gloves na naman. Kamote to. Four wheels ka na nga at nagtitailgate ka pa. May nagtitailgate sa likod natin. So yung mga orbs, ito na yung pinaka delicate spot dito sa Skyway. Itong talagang naiyak. So kadalasan, ayun, kung mapapansin nyo, yung mga karamihang regular na dumadaan dito, hindi talaga nagmamadali. Ayun o, ang daming nakasulat yan sa kasada. 60 kph. 60, ayun, 60 lang talaga yung limit. Dito tayo nahuli na umabot na 80 yung takbo natin. Pero ano kasi yun eh, parang tanghali yun eh. Naalala ko nung time na yun, may meeting kasi tayo nung morning. So after lunch na tayo nakapunta sa site. Tanghali, walang sasakyan talaga. Kaya hindi natin namalayan. Parang sobrang luwag nun eh. Nagulat na lang tayo, may operations pala yung Skyway nun. Sabay after nun, pero before kasi yun, lagi tayo dito dumadaan. Never tayo naka-encounter nung operations nila. Kaya parang hindi ko alam eh. Pero hindi talaga tayo nagmamabilis talaga dito sa daan na to. Nung araw na yun, hindi ko na malayan yung limit kasi parang sobrang luwag nun. Kaya after nun, kada dadaan tayo dito, ayan, one-hand driving na lang tayo para hindi tayo mawala sa ano, ma-maintain lang talaga. Kasi, yun, pag motorcycle rider ka, hindi ka naman lagi tingin ng tingin dun sa speedometer mo eh, dahil yung tingin mo diretso, diba? So, mahirap sa part ng mga nagmamotor din. Kung ganito kababa yung limit, 60. Tapos, pag big bike yung dala-dala mo, ayan o, ito pa yung isang sniper house. Dati yan talaga yung ayan, yan yung pwesto nung nakatripod na speed gun. Ayan, kung papansin nyo, babagal na itong mga four wheels din o. Walang nagmamabilis kasi lagi talagang ano, lagi may operations dito. Halos dumating pa nga yung point na araw-araw meron eh. Tapos araw-araw may nahuhuli pa din sila. So yung mga nahuhuli nilang bago, yun yung mga siguro nagmamadali, malilate na sa airport. Tapos yung mga minsan lang dumaan dito, pero yung mga regularly dumadaan dito sa Skyway, yun, alam na na kaysa machambahan ka. And sobrang mahal ha, 2,000 plus yun. Parang naka 3,000 tayo nung time na yun eh, dahil dun sa penalty. Tapos yung hassle pa na may seminar pa eh, pag overspeeding yung kaso mo. So ayan, yung lay-by na yan, ayan, dyan nakapwesto palagi yung patrol. Tapos may record na sila nun sa cellphone nila. Wala ka talagang ligtas. Hindi ka makakapagpalusot kasi may kuha dun sa, may footage eh, kasama yung speed mo. So yun mga orbs, sa mga
bago pa lang din na nagmo-motor na pwede na for Skyway and gusto nyo dumaan dito, yun lang yung may papayo ko sa inyo. Observe speed limits. Even four wheels ha, even four wheels, observe speed limits, walang pinapatawad dito. Pag sinabing 60, sundin nyo na lang. Unlike dun sa baba, actually mas magpit talaga yung mga elevated na highway system natin eh. Kasi pag dito ka na aksidente, mas delikado, pwedeng mag-overshoot ka dyan, pupunta ka sa ilalim or iba yung ano, kaya tama lang din naman yun na hinihigpitan nila yung speed limits dito sa ibabaw, yung sa ilalim parang yun, medyo kahit papano doon nakakapag-enjoy yung ibang mga riders tsaka yung mga ibang sports car, doon sila bumibira. Pero syempre always ride and drive with care and isipin natin yung madadamay natin. Kung wala tayong pakialam palagi sa mga sarili natin, isipin natin yung mga taong madadamay doon sa paligid. Kaya yun, padaldal talaga natin. Ben, nasanay na tayo magsalita sa helmet mag-isa. Ayan, ganyan ba yung epekto ng mga stress sa trabaho? Nagsasalita na lang mag-isa. So, yun mga orbs, andun na tayo sa mga pagal. Kaya lagi yung tatandaan. Ride safe, always wear your mask. Huwag mawawala ng pag-asa. At mas huwag mawawala ng panlasa. Peace! Bye-bye mga orbs. Yeah. City of Dreams. Hindi pa ako nakapunta dito sa Ayala Malls, Manila Bay. Mga itsura na loob niyan. Bye-bye mga orbs.